fresh air. Ayan. Dito po tayo sa Tanay. Ayan. Sarap huminga. Tsaka dito, green ang kulangot mo. Hindi brown or black. Diba? Nice. Hi guys. Ako nga pala si Nono. Ay, hindi mo makalala. Ayan. Pwede mo ako magtanggal ng mask. Hi guys, welcome to my channel. Nandito tayo ngayon sa Bulawan Floating Restaurant dito sa Tanay. Diba? So sobrang ganda dito guys. Actually, pwede nyo isama yung mga kasama ko dito yung team ko sa work, and kumain lang kami. So free siya for everyone. Kinakita ko mga bata. So pwede rin yung mga bata dito. Pwede kayong mangisda, pwede kayong umikot, makalanghap ng hangin. But basically yung pinaka-win dito, as in talaga makakita ka ng view at alam mo yon, nature ba? Nature view ba? So sobrang ganda dito. Yan. By the way guys, nandito pala ako para i-share sa atin yung vlog natin today. Paano pagkakasyahin yung 15,000 pesos na sweldo sa isang bagong pamilya, or kung ikaw ay single professional, paano mo pagkakasyahin yung 15,000 pesos sa mga gastusin mo? Pag sinabing budgeting kasi, ang budgeting kasi, ito yung pagsulat mo at paglista mo kung saan napupunta yung mga gastusin mo. Lalo na kung ikaw ay may trabaho, so kailangan nakalista lahat yan. So, importante na alam mo kung saan napupunta yan. Nang sa ganun, matrace mo o ma-manage mo yung lifestyle mo. Kasi ito yun, ito yun yung premise natin dito sa vlog na to. Paano mo pagkakasyahin yung 15,000 pesos sa bills mo sa isang buwan, kung ikaw yung single professional or bagong kasal ka? Ito yung sagot dyan. Depende yan sa lifestyle mo. Alright? Kasi ang hirap sa atin ngayon, naghahanap tayo, nagreklamo tayo ng sa sweldo natin ang liit-liit, hindi kasya. Bakit? Kasi pinipilit nating pagkasyahin yung sweldo natin doon sa lifestyle natin. Stop! Sabi ko na stop! Mali kasi yun guys. For me, hindi siya magandang practice. The best practice for us is ang mag-a-adjust yung lifestyle natin, hindi yung sweldo natin. Okay? Actually, dati, nung single professional ako, yung sweldo ko noon, una, 12,000 pesos. Siguro mga ano yun, years ago yun eh, mga 2006, 2007. So, yun yung unang trabaho ko at sumusweldo ko ng 12,000 pesos. So, definitely, kung sinasabi natin na kailangan mag-adjust ka muna sa lifestyle mo, yung lifestyle mo yung nag-a-adjust sa budget mo. So of course, hindi ako pwede mag-expect na nakatira ako sa mansyon, di ba? Wow! Of course, kapag ang mindset kasi natin, nandun sa adjustment ng lifestyle natin, mag-make sense yung finances natin. The problem is, sometimes kasi, most of the time, meron tayong lifestyle na nakasanayan. Tapos, ina-expect natin na yung sweldo natin yung mag-a-adjust doon. Kaya hirap na hirap tayong humanap ng trabaho na may malaking sweldo agad. I'm not saying or I'm not against asking for increase sa salary nyo or maghanap kayo ng trabaho na malaki-laki sweldo na naayon sa trabaho nyo, experience nyo. What I'm trying to say is the principle na kailangan yung lifestyle mo mag-a-adjust sa sweldo mo. Okay, eh paano naman yun bro? Eh paano ko matutupad yung mga pangarap ko kung hindi ko... kung dyan ako mabubuhay sa lifestyle na yan or kung hanggang ganang yung sweldo ko. Second principle na kailangan din maintindihan is that yung pangarap natin goes beyond our sweldo. Yung pangarap natin hindi dapat nakabase sa sweldo natin. Okay? Hindi dahil ang laki agad ng sweldo, sure ball na matutupad yung pangarap natin. Actually, ang daming mayayaman na ang dami nilang pera pero hindi naman natutupad yung mga pangarap nila. Bakit? Kasi unang-una, wala silang masyado pangarap o wala silang direction talaga kung sa pupunta yung money nila. Oh, first na namomotivate sa atin para makuha natin yung dreams natin is yung drive natin at yung faith natin. Kasi minsan, nalilimit lang din tayo eh. Bakit feeling natin ayaw na natin mangarap? Kasi ito yung sweldo mo eh. Guys, wag natin tingnan yung pangarap natin
align sa sweldo natin. So paano mangyayari yung mga pangarap natin? Well, dyan talaga papasok yung abilidad natin. Kung talagang gusto talaga natin na makamit yung dream house natin, o gusto talaga natin makamit yung dream car natin, o yung dream vacation natin. Siyempre, unang-una, kung katulad ko kayo, Kristiyano, ang una talagang ma-activate dyan is yung faith natin. Diba? Kung yung faith mo talaga is nasa sweldo mo, walang mangyayari. Ako ay humihingi ng paumanhin. So, yung sweldo ay design lang para makita natin o mabudget natin yung buhay natin at sa ganun, matulungan tayo sa pang-araw-araw na nagastusin natin. The last thing we have to understand is that kahit magkano yung sweldo mo, kahit 15,000 pesos lang yan, we can still give our tithe sa church and at the same time, we can still save up. So magsisimula ka talaga sa maliit. Sa maliit na room, sa maliit na kwarto. Kami mag-asawa, nag-start lang kami sa isang maliit na condo. Hindi condo eh, sa isang studio type na talagang tatlong dipa lang talaga yung pagitan. So sobrang liit talaga kasi yun lang din yung kasya ng budget namin. And then as you grow naman, as you get old naman, mag-a-adjust naman yan eh. Lalo na kung binebless kayo ng Panginoon ng mga ng bagong trabaho, sweldo, ganyan, nag-a-adjust din yung lifestyle. So, again, kung yung 13,000 na yun, yun lang yung sweldo mo, yun lang yung meron ka nang na-save at meron ka nang na-tights at napamigay siguro pang suporta sa pamilya mo, yun lang talaga, mag-adjust tayo doon sa 13,000 kahit maliit lang yung bahay, kahit mura lang yung pagkain, magluto muna, huwag mag-restaurant. Kasi honestly, na-realize namin na halos lahat ng gastos namin talaga dati, no, nakaraan, talaga napupunta sa mga dine out. Eh. Ang lakas talaga kumain pag kumakain ka sa mga restaurant. So, baka luto-luto muna and stuff. So, pag ganyan yung lifestyle natin, maano talaga natin guys, makapagkakasya natin yung 15,000 na yan na sweldo natin monthly. So yun lang, thank you for watching my vlog. Salamat sa pagtapos ng video na to. And again, subscribe lang kayo sa channel ko. So click subscribe and click nyo lang yung bell button para ma-notify kayo ng mga makabuluhang pang vlogs natin. Alright, God bless you guys. See you. Ganda dito, punta kayo dito.